Hello everyone! So ayan na nga, magluluto ako ngayon ng lumpiang isda or fish Shanghai. Ito siguro ay alam na ng lahat at alam na rin siguro ng lutuin kung paano. So ngayon ako ay gagamit ng boneless bangus. Boneless bangus na yan, ugasan ko lang mabuti tapos i-drain ng bahagya para mabawasan ng kaunti yung tubig. Para maalis yung tubig ng kaunti. Tapos, sunod kong gagawin yan, syempre, itong hihimayin ko na muna yung ano, yung lumpia wrapper. Paghihiwa-hiwalayin ko lang naman. So, kahit anong isda naman, pwedeng gawin. Pwedeng gamitin. Ako, gagamit lang ako ngayon ng boneless bangus. Kasi, masarap yung chan yan. Mataba. Ngayon, kung gusto nyo namang pangbenta, pwede naman kayong gumamit ng ibang klase ng isda na medyo mura kaysa sa bangus. So, ayan na nga, binalatan ko na yung carrots. So, isusunod ko itong kinchay. Mas masarap pag may kinchay. Yan ang nagpapasarap sa ating lumpia. I-chop ko lang yan at ganun din ang carrots. I-chop ko na din. Pati yung sibuyas at bawang. Siyempre, alam nyo na yan. Ayan naman ay pangkain lang, pangkonsumo naming mag-ina, tapos pambaon din ng aking anak. So kung gusto nyo nga ng pambenta, pwede kayong gumamit ng ibang isda na mas mura. Ayan. Maganda itong pagkakitaan din kasi katulad ngayon may pasok na mga estudyante, pwede nilang pang ano yan, pang almusal, pwede nilang pang hapunan, kahit nga tanghalian pwede. At tiyak ako na magugustuhan niya ng mga bata. Siyempre, makakakain na sila ng isda. At higit sa lahat, makakakain din sila ng gulay. Ayan na nga, binabaratan ko na ang bawang. Tapos, susunod niyan, itong boneless bangus ay akin ang tatanggalin yung laman sa balat niya. Yung ibang gumagawa nito, pinakukulaan na agad yung bangus. Ako, mas gusto ko muna na kayo din yung laman ng bangus kasi yung balat ay pwede pa nating magamit. Hindi yan itatapon o kung ano man. Ayan ay magagamit pa natin kasi pwede nating gamitin yan kapag tayo ay nag-relleno ng bangus. Pwede natin lagyan ng palaman ang balat na yan. So ayan ay tatanggalin lang natin ang laman. Tapos syempre ire-ref natin o ilalagay natin sa freezer pagkatapos pag natanggalan na natin lahat ng laman. So, ayan. Tapos, yung ibang gumagawa nga niyan ay nilalaga. Pagkatapos niyan, ilalaga ko na yan. Dipunas-punas muna tayo ng kaunti. Tapos, ayan, ilalaga ko na yan. Saglit lang naman nalagayaan. Pakukuloan lang naman yan. Para lang mas madali siyang matanggalan ng tinik kasi kahit sabing boneless yan, may mga tinik-tinik pa rin yan na natitira lalo sa parting buntot. So ayan, drainin ko lang siya ng kaunti para yung tubig ay matanggal o mabawasan. Tapos, ayan, ginamitan ko siya ng tinidor kasi kailangan talaga siyang i-mash ng ganyan at may mga natitira pa talagang tinik-tinik. So mahirap na. Bata ang kakain, kahit naman matanda, delikado din yan kasi malalaki din talaga yung ibang parte ng tinik, lalo na sa buntot. Tapos sunod nyan, isinet aside ko muna, tapos igigisa ko na yung sibuyas, bawang pala. Igigisa ko lang yan, tayin ko lang siya ng mag-brown lang ng kaunti, brownish ba ika. Tapos sunod nun ay itong ating sibuyas na chinap. Tapos susunod na din yung ating bangus na nilaga. Yan. Luto na yan kaya hindi na kailangan lutuin pa ng matagal. Kumbaga, hahaluan lang natin ng pampalasa. Siyempre, para magkaroon naman ng lasa ng ating lumpia. Tapos sunod niya ng carrots na ating chinap. Yan. Tapos, ako, naglalagay ako ng oyster sauce. Hindi ko alam sa inyo kung naglalagay kayo ng oyster sauce, pero ako, naglalagay ako. Mas okay kasi yung oyster sauce kaysa sa toyo. Ewan ko lang din sa inyo, ha? Tapos, naglagay na rin ako ng pepper.
depende na sa inyo kung gaano karaming pamintang ilalagay ninyo at kung ayan na may titikman nyo, syempre. Di bahala na kayo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Tapos, susunod ko na dyan ang ano. Ayan, ititikman ko muna kasi para matansya ko yung lasa, hindi kailangan nating tikman. Tapos, sunod nyan, ilalagay ko na yung kinchay. Yan ang ating secret ingredient din dyan eh. Kasi, mabango na. Tsaka, pampasarap yan talaga. Ayan, hindi nawawala. Pagdating sa lumpia, pag-usapang lumpia, yan talaga, hindi nawawala yung kinchay. Tapos, isusunod natin dyan ang, alam ko maglalagay pa ulit ako ng oyster sauce dyan kasi medyo matabang pa ng konti. Tapos, one tablespoon lang ng ano yan, ng asukal. To balance ng lasa lang. Tapos, nag-add ako ng paminta. Kasi parang, syempre, parang kulang. Depende sa inyo kung kayo magdadagdag o magbabawas. Ayan. Katapos niya, hindi naman natin kailangan anuhin yan, patagalin pa kasi ayan naman ay luto na. Tapos ang carrots, ayan naman ay maluluto na din kapag ipernito natin. Tapos niyan, magbabalot na tayo ng kainain naman. Kailangan natin gumamit ng plastic gloves. Ayan, kasi ayan yung medyo mainit pa at saka magbabalot na tayo. Kaya kailangan natin gumamit ng plastic gloves. Ayan. Depende sa inyo kung gano'ng karami ang gusto nyong ilagay dyan sa loob ng wrapper. Pero dahil nga pangkain lang naman namin yan, di syempre kakapalan na natin, dadami-damihan na natin ang laman. Magandang pambenta to. Siguro pag ano, pwede nyo ibenta 5 piso yan. Kasi dito ang bentahan niya 5 piso. 5 piso ang isa. Manipis pa at wala pa halos laman na. Pero syempre, pag kayo ang gagawa, lalo na pag ano, pag sinabi talagang, basta, yun na yun. O yan. Pag kayo ang gumawa, di syempre, alam nyo na, sarap. Ayan na siya. And then, natapos na nga yan. Ayan na ang ating lumpiang isda. Alright. So, yan. Magpiprito na tayo ng ating pang-ulam. Ayan. Prito lang muna ako na ilang peraso pang-ulam. And then, ta-da! Ayan ang ating lumpiang isda. Thanks for watching!